So what's up guys, Enrex TV here. So nandito na naman tayo sa panibagong video. So ang video natin ngayon guys is kung anong issue ng Sniper 150 conversion ng swing arm. Pero saka sa mags, pero sa mags parang wala naman, pero sa swing arm merong issue dyan guys. So bukod dito sa speedometer, meron pang issue ang conversion. Ito siya guys, oh. So tara, dyan, dyan siya siya. So tumatama siya dyan guys. Ayan, tumatama siya dyan. Mapapansin nyo, tumatama dyan yung shock. Ang gamit kong shock is Owens na 205 yun guys. Paano pa kapag 203? Diba ba guys? So tumatama dyan. So nakaisip naman ako ng solusyon, sana gumana. So ito, murder ako ng lifter. So ilalagay natin ito doon sa may shock para umangat-angat ng shock, para hindi siya tumama doon sa may gilid, kasi maluwag pa naman ng space dito. Bali pag nilagay ng lifter baka bumaba. So install na muna natin ito guys. So ayan muna. Okay, okay. Yan na guys. Sabit siya dyan, oh. Kaya hindi masyado makalaro ito. So lagyan natin ito lifter. Tapos try natin i-adjust din para medyo tumigas na. Lagyan natin. Yan guys, kung makikita nyo, yan, yung shock natin may gas-gas na, kasi tumatama nga dun sa chassis. Kaya lalagyan natin ito ng lifter para maayos na. Dito guys, kung makikita nyo, nilagay ko muna nung lifter sa taas. Pinesting ko lang guys kung maganda ba sa taas, pero pangit tingnan guys, sobrang taas. Kaya napag-desisyonan ko na sa baba na lang natin ilagay ng lifter. Since pwede naman siya, yan o, oh, tita nyo, umusog na. Hindi na tumatama nung shock, kaya maganda na ulit nung plane yan. Pero asahan nyo na guys, natataas yan ng konti. Dumating sa point na hindi naaabot nung side stand na stock sa kanong center stand pag binaba natin ng gulong, kasi tumaas siya. Papakita sa inyo. So yan, no, talagang hindi naabot ang center stand niya. Tapos kung makikita nyo, yung side stand naman, kapag i-side stand nyo, yuko masyado. Yan, no, papakita sa inyo guys. Yuko siya, oh. Kaya kailangan natin ng mas mahabang side stand. Tapos yung double stand natin, siguro lalagyan na lang natin ng 2x2 sa ilalim na kahoy pag tina-double stand. So nakakuha naman ako ng mahabang double pang side stand sa lolo ko. Yan, sa euro niya, euro 175. So i-remain muna natin ito pansamantala guys. So install na natin ito. Tapos papakita na sa inyo ng kabuuan. So ito muna ng play ng shock. Ayan, papakita ko sa inyo na hindi na talaga tumatama sa chassis kapag nilagay ng lifter. Ayan guys, so pinasakyan ko sa lolo ko tapos pinalugalag ko. Oh, di ba? Hindi na siya tumatama tulad ng dati. 205mm yan guys nung shock ko, kaya medyo mataas. So yan na guys, ang tapos ng ano natin. So pag naglagay kayo yung lifter guys, yan, dito ko na lang siya nilagay. Nasa sa inyo guys kung gusto niyo ilagay doon sa may loob. Oo, dyan, yan, tignan nyo may space na gap. Pwede rin naman sa loob guys, kaso mas mataas siya. Eh pag ayoko na masyado mataas, ang pangit na tingnan. So yan, saktuhan lang. So, test ko na rin naman yan, na panggala-gala na din, wala namang problema. Ang kailangan nyo lang gawin guys is ito guys. So kailangan nyo na mas mahabang side stand, kasi nung maikling side stand, masyado na siyang higa. Tulad yan, masyado na siyang higa, kailangan nyo mas mahabang side stand guys. Tapos yung double stand nyo, bali nasa sa inyo kung papatanggal nyo na lang o hindi, kasi halos wala na siyang function. Tinan nyo guys, oh. Masyado siya, hindi na siya tatama pag tinayo. Nakalutang siya guys. Ganyan pag nag-extension ko. So yan ang mga kailangan gawin kapag naglagay ka ng lifter.
So yun guys, ayun ang solusyon natin para hindi tumama ng shock sa chassis. Naglagay tayo ng lifter. Yan, kung makikita nyo, may gasgas pa yan. Diba? Yan o, gasgas pa siya. Isa pa nga pala guys, nung brake hose, kapag naka-stock putres ka, yan, makikita nyo, banat na banat siya. Kasi mahaba nung swing arm ng Sniper 150. So ako naman kasi, mag-shifter naman ako. Yan na nga, nakaabang na diba? Nakaabang na lang pang shifter, kasama yan sa shifter. So ipupost ko na lang yung tuwitas nito. Yan, mag-shifter tayo guys, kaya may ililipat to. So yan, goods naman yan. So dyan na po nagtatapos ang ating video guys. Sana nagustuhan nyo yung video. Ayan ang solusyon natin, lifter na lang. Pero nasa sa inyo naman guys kung gusto nyo magpa-welding ng bakal para medyo umusog. Mas matibay kasi yun kasi sa lifter. Pipidbakan ko na lang kayo guys kung bibigay ba ng lifter. Huwag naman sana, diba? Pero pandili ko naman na to, na ibiyay ko na naman to ng malayo ng ganito. So basta guys, maging honest ako sa review nito at kung masisira man nung conversion natin. Kaya nga ako gumagawa ng gantong video para sa review ng mga modification ng Sniper 135 natin. So yun lang guys, maraming salamat sa support. Peace! Thanks for watching! Subscribe!